malaki ang pasasalamat ng DARBC sa Department of Agrarian Reform sa pagkakaloob ng lupa na kanilang pinarerentahan at tinatamnan ngayon ng pinya. Kagaya ng sinasabi nga namin parati, kami na officers, even yung members namin, we will be forever grateful sa ginawang programa ng DAR noon. Ayon kay Marion Abelia, ang Regional Director ng DAR sa Region 12, ang pagkakaroon ng mga kooperatiba ay isang paraan para maprotektahan ng lupa. Unang-una, ginaprotektahan natin ang lupa para hindi ito maibinta sa mga beneficiaries. So buong-buo ang lupa sa pamagitan ng kooperatiba. Anya ang DARBC ang kauna-unahang nabigyan ng Certificate of Land Ownership o CLOA ng dating Pangulong Corazon Aquino noong 1988. Malaking bagay ito, ang impact dito sa ekonomiya ng munisipyo kasi magka-draw ito ng yung sa taxes para sa munisipyo. So makikita naman talaga natin na itong lupain ito, kalawak ng lupain is very productive. Dagdag pa niya sa mga kooperatiba ay sigurado na may kita ang mga beneficiaryo nito. May mga beneficiaries din na yung iba noon kasi ang experience dito sa DARBC ay yung mga chairman dito kulang ang edukasyon. So maraming ang iba nagsialisan, may gustong magseparate na. But ito ngayon with the change of leadership, ito ngayong DARBC ay nakita namin na maganda na masyado ang takbo. Mensahe ng DAR sa mga membro ng DARBC, pairalin ang pag-uunawaan, malayang daloy ng ideya at ang patuloy na suporta sa kooperatiba. Pagdating sa pagbabantay sa iba pang mga kooperatiba, nagpapatawag ang DAR ng pagpupulong sa mga ito. Dito na ipababatid sa kanila ng mga kooperatiba ang mga inilulunsad nilang proyekto. Ayon kay Marion, isa sa katuparan para sa DAR na umunlad ang co-op at magkaroon ng magandang epekto sa lugar na kinabibilangan nito. Dito po sa Region 12, talagang iyan isang mandate namin to organize cooperatives, to organize farmers association. Iyan po isang mandate ngayon ni Secretary Casiones na dapat yung mga farmers natin buo. So marami-rami na rin tayong na-organize dito sa Region 12. May mga agrarian reform beneficiary organizations na tayo dito. So sila po ay mayroon ng mga produkto na produce. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang opisina nila sa pagbuo ng kooperatiba bilang bahagi ng mandato nitong tumulong. Sa ngayon, ang 7,341 hektare ng lupa o nasa 80% ng kanilang lupain ay pinaparentahan ng kooperatiba sa Dole Philippines habang sila naman ang mismong nangangasiwa sa nalalabing higit 1,300 hektarya na kanila ring tinataniman ng pinya. Pagmamalaki ng kooperatiba, angkop ang pagtatanim ng mga pinya sa lugar dahil sa napakagandang kalidad ng lupa at akmang klima. Mas fertile talaga ang soil dito eh, sandy. Sandy at saka soil parang maghalo yan eh. Isa sa pinakamalaking plantasyon ng pinya sa buong Mindanao. Isa itong malaking tulong sa benepisyo sa mga aktwal na nagsasaka at siyang responsable sa productivity ng lupa sa mahabang panahon. UNLAD Pilipinas.